Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Carl Balita. Alam nyo, as a quality practitioner, importante sa akin ang salitang benchmarking. Ang ibig sabihin ng benchmarking, umahanap ka ng best practice at ginagamit mo yon para maging bahagi ng gagawin mo. Sa simpleng usapan, ito yung role modeling. Dahil nga tumatakbo tayo sa Senado, nag-review ako ng performances ng mga senador mula nung una pang panahon. Okay, at nanili ako ng ilan sa kanila at sinadya ko pong piliin yung mga sumakabilang buhay na sumalangit ng alamuha ang kanilang kaluluwa at sila naman ang magiging idols natin sa Senado. Una dyan, siyempre, si Claro M. Recto. Naku, yung mga nag-aral sa University Bell, kilala-kilala nyo yung street na yan. Pero yung street na yan ay pinangalan sa pinatawag nating academician, the academician, dahil bagay na bagay talaga sa kanyang Recto kasi yan yung nasa major street dyan sa University Belt. At yan nga, siya ay tinawag na academician. Isang magaling na mag-aaral at nakatapos sa Ateneo bilang maxima cum laude, di ba? At sa bar exam naman, ay pinakita niya ang katapangan dahil sa unang pagkuha niya nito, nako ay hindi pa po siya nakakapagtapos ng pag-aaral ng law sa UST. Nako, yan isang dahilan yan. Dahil kapwa Tomasino pala ito, no? Kaya noong 1930, ay di siya pinalad na pumasa. Una, dahil hindi pa nga siya nagtatapos sa kanyang kursong law. Ikalawa, mahirap daw maintindihan ang kanyang pagsulat. Pareho ko pangit pagsulat. At ikatlo, wikang Ingles ang ginamit sa pagsusulit samantalang siya ay bihasa sa wikang Kastila. Pero hindi siya sumuko, ha? Bumalik siya sa UST at tinapos ang kanyang Bachelor's of Law at muling kumuha ng pagsusulit noong 1914. At sa wakas, siya ay pumasa na. Pinatunayan niya ang kanyang galing sa pagsusulat ng dalawang aklat ng Civil Law. Yan po yung paksang naging dahilan kung bakit siya bumagsak doon una sa bar exam. Nahalal siya bilang senador sa Batangas noong 1919 at ipinaglaban niya ang pagkakaroon ng malayang palisiya sa pakipagkalakalan sa Pilipinas. Isa sa naging pangunahing kontribusyon niya ay ang pamumuno sa pagbubuo ng 1935 Philippine Constitution. Alam mo, napakaswerte ko po. Aba, ay ang nagtaas ng aking kamay bilang kandidato sa pagkasenador ay yung apo mismo po nung Claro M. Recto, si Senator Ralph Recto. Maraming salamat po, Senator Ralph. Ang pangalawang idol senator na nabasa ko ang buhay ay si Lorenzo Cañada. Kilala sa tawag na The Grand Old Man of Philippine Politics. Naku, ang galing daw nitong mananunumpati, no ha? At actually, naghahanap ako ng kanyang mga speeches at nakakaantig daw ng damdamin. Magaya nga yan. Kailangan maintindihan natin yung sikreto ng tamang pamamahayag o pananalumpati. Pinatunayan niya ang kanyang galing sa pakikipagsabayan sa mga mag-aaral ng Harvard University para sa kanyang Master of Laws at sa Yale University para sa kanyang doctorate sa Judicial Science. Alam niyo, naranasan ko rin po yan. Pumunta ako sa isang International Management Executive Program sa Stanford University at dyan sa National University of Singapore. Abay, kailangan mong magpasikat. Kailangan mong makipagsabayan. 49 kami sa awa ng Diyos. Eh, ako naman po yung tinanghal na, siyempre, the highest honors of the cohort. Yeah. Yan, manang-mana. Yun, kaya idol ko po siya, no? Kinilala siya sa kanyang pagiging matapat sa paglalahad ng kanyang ng mga katiwalaan ng pamahalaan noong panahon ng administrasyong Quirino at Marcos. Kaya noong 1948, nagsimula ang kanyang karera bilang senador. Ang ilan sa kanyang kontribusyon ay ang pagsasabatas at paglilipat ng pagdiriwang ng ating araw ng kalayaan. Kasi dati, July 4 yan, the 4th of July. E pag 4th of July yan, may pagka-Amerika yan. At inilipat yan ng June 12 mula noong 1898. At naisabatas din po niya yung pagbabawal sa wiretapping at yung diskriminasyon sa mga manggagawa, lalong-lalo na sa isang korporasyon. Ikatlo sa listahan ko, aba, ay ang ama ng isa sa ating mga kandidato, yung siyempre po si Jose Jocno, kilala bilang the father of human rights. Isang pro bono lawyer at kritiko ng martial law na mayagpaguyan ha, sa bar exam noong 1940 bilang top-notcher kahit nasa ikalawang antas pa lang siya sa law school. Bakalain mo noon. Ngayon ba pwede ka kumuha ng bar exam kung hindi ka patapos? Parang swerte nila no, kasi pwede pa no. Ipinakita din niya ang kanyang galing sa CPA board exam at naging senador siya noong 1963. Naku, marami nang buhay na noon na naka-witness kung gaano siya kagaling. Kinilala siya bilang isa sa pinakamahusay na senador sa apat na magkakasunod na taon na siya ay
na malagi dyan. At siya ang unang-unang commissioner ng human rights. Kabilang sa kanyang kontribusyon, ang batas para sa oil industry, commission, Export Incentive Act, Investment Incentive Act, at ang revised election laws. Mabuhay po kayo, Senator Jose Jocno. Ang ika-apat sa listahan ko ay ang dahilan kung bakit ako nasa Action Democratico, God First, no? Siya po ay si Senator Raul Rocco. Kinalalang bilang honorary woman, bakit kanyo napakarami niyang isinulong para sa kapakanan ng mga kababaihan. At kinukonsider po siyang father of Central Bank. Kilala sa kanyang mga programa para siyempre sa edukasyon. Kaya nga idol yan, teacher, no? Sa mga kababaihan at para sa kalakalan. Bilang isang senador, naging puspusan ng kanyang pagtatrabaho at taghay ng batas sa reforma, syempre sa education, kababaihan at ang sektor ng iba't ibang sektor ng lipunan. Sa kanya nagsimula ang Intellectual Property Code. Kaya nga po, importante na 'yung mga teachers tayo po ang maging protector ng intellectual property rights kasi ang talino, ang intellect is our currency, no, sa educational system. Yung Securities Regulations Code at saka yung computerization po ng mga state universities and colleges. At siya po siyempre ang founder ng Action Democratico kasama yung dating secretary naman si Dr. Jimmy Galvestan. Ang panglima, another idol, si Juan Flavier, Dr. Studebarrio. At ang di namin makakalimutan sa kanya yung Let's Do It. Kaya sumikat siya sa mga programang naglapit sa ahensya ng DOH sa mga tao. Dahil sa mga unang pagkakataon, abay kinatok po yung bahay para magbakuna. Para maging malusog siyempre yung pamumuhay ng mga mamamayan. Yung mga talagang kakatokin yung bahay. May bata po dyan, tuturukan o papatakan yan ng ating mga health workers. Shout out sa mga midwives, sa mga nurses, at sa mga kasama nilang barangay health workers ng mga panahong yon. Ilan sa kanyang mga programa, yung Oplan Alis Disease, Yossi Kadiri, naku, meron pang mascot yan, sumasayaw pa siya, tsaka yung Patak Pinoy, yung pinapatak yung oral polio vaccine. Matapos ang kanyang paglilingkod sa ahensya ng kalusugan, ay hinarap niya ng ang higit na malawak na responsibilidad bilang senador noong 1995. Naku, idol ko na po yan kasi ano na ako noon, professional na ako noon. Isa sa naging pangunahin niyang programa ay pagpapabuti ng edukasyon at kalusugan ng mga mamamayan, lalo na yung mga nasa baryo. Simpleng-simpleng tao yan. Ano, I think nung time na yon siya ang pinakang mahirap na senador. Hindi natin alam pag nagkabutuhan at pag naghahalalan, baka ako na yun. Diba? Pinakita din niya ang kanyang katapatan at paninindigan dahil tumligsa po yan sa pork barrel. Kasama siyempre yung isa ko pang idol na ikikwento ko sa inyo mamaya, si Senator Santiago. Ilan sa sinulong niya yung traditional medicine law. Naku, meron po yan, yung Santa Labi, yung 10 na halamang gamot ng DOH na pwede niyong ma-research. Ano yung 10 halamang gamot na certified ng DOH? O, reviewin natin yon. Santa Labi, Sambong, Acapulco, Nyugnyugan, Changgubat, Ampalayana. Oo, tapos na pala yung Acapulco kanina. Tapos yung L natin ay ang Lagundi, na pala pagaling sa ubo. Tapos yung ulasimang bato, bawang para sa hypertension, bayabas, siyempre panglanggas, panghugas, tsaka yung yerba buena. O yan yun, traditional medicine law. Poverty Alleviation Act or yung Clean Air Act, talagang puro kalusugan. Indigenous People's Right kasi nga taga-baryo yung kanya, no? Anti-money laundering kasi ayaw niyang nilalaunder yung pera kasi mahirap lang nga siya. Dangerous Drug Act, kalusugan na naman. Philippine Nursing Act, salamat po, Senador. At syempre, Tobacco Regulations Act. Let's do it, sabi niya gano'n. Kaya tayo ngayon, let's do it. Ano? At syempre, ang paborito ng lahat, ang senador, na hindi matatawaran ng edukasyon, ang buong tapang na naninindigan sa kanyang mga paniniwala, at isa sa pinakamasipag na senador ng bansa, si Miriam Defensor Santiago, the president we never had. Ini-imagine ko, kung buhay si Miriam Defensor Santiago ngayon at hindi siya namatay ng cancer nung last election, ano? Hindi siya nagkaroon ng cancer. Alam mo, the best president probably would have been born, ano? Kasi siya yung, remember, siya yung author nung Pandemic Act, yung Preparation for a Pandemic Act na hindi nakapasa bilang isang batas. Hanapin ko yung bill na yan at i-file natin uli yan, ano? Abay, bakit kamo naman inaangaan ng lahat? Siya ni Magna Cum Laude sa Political Science sa UP Visayas. Tapos cum laude sa UP Diliman ay nag-aral pa ng Master of Law. Saan siya pumunta? University of Michigan, Oxford, Cambridge, Harvard, and London.
Kaya kinilala siya bilang the Iron Lady of Asia. Di sa salarang debate, huwag kang makikipag-debate siya. Talaga namang ang hirap siguro ang kadebate niya, ano? Lalo na sa batas. At kauna-una ang Asyano na naging hukom ng International Criminal Court sa Netherlands. Isa sa pinakamasigasing na senador ng bansa at ilan sa kanyang mga batas na naisulong ay ang Reproductive Health Act. Puro marami rin kababaihan na batas yan. Data Privacy Act, yung Anti-Enforcement or Involuntary Disappearance Act, Anti-Bullying Act, Cybercrime Prevention Act, Anti-Torture Act, Law and Restructuring Alcohol and Tobacco Excise Tax, kanya yan. Fair Competition Act, Children Emergency Relief and Protection Act, Intellectual Property Code, Fair Election Act, Oil Pollution Compensation Act, Biofuel Act, Magna Carta of Women, at marami pang iba. I'm sure marami pang hindi na isama yung ating research sa mga batas na naipasa niya or natulungan niyang maipasa. Bakit ko binasa yung mga buhay ng mga anim na senador na yan? Kasi importante po yung role modeling, importante yung benchmarking. Kailangan may idol tayo, kailangan may susundan tayo, at kailangan may hinahangaan tayo. Hindi lang may binabatikos, may naaway, may binabash. Kailangan meron din tayong hinahangaan. At yung paghangang yan, yan ang magiging inspirasyon natin para mapantayan man lang kung hindi mo mahigitan o magawa mo yung sarili mong storya, kagaya ng storya ang ginawa nila para sa sarili nila. Mabuhay ang Senator of the Philippines. Mabuhay po ang mga senador natin na naging dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy na mga Pilipino na may batas, na naniniwala sa batas, at yumayakap sa rule of law. Ito po si Carl Balita, hanggang sa susunod na content ulit dito sa Carl Balita sa YouTube. Follow me. Don't miss to subscribe if you want more.